Okay, mga kagatlams, good morning. Today, ang gagawin natin ay mag-transfer tayo ng cocobon from water-based to soil-based. So, yung cocobon ko na tinanim ko sa tubig, ita-transfer natin sa lupa. Okay? Sige, umpisa natin. Okay, good day mga kagatlams. Ngayon po, tayo ay magta-transfer ng ating cocobon. Actually, this cocobon is more than half a year, more than 6 months old. Tapos, tinanim ko lang siya sa tubig. Wala pong lupa. Sabi nila, water-based daw ang tawag dyan, water-based. So, ngayon, kasi sa tingin ko marami ng mga ugat, try natin pag-transfer sa lupa. Kung napansin nyo ay hindi pa siya na wala pang cleaning. So, few weeks, saka pa tayo mag-cleaning. Instead of water, transfer natin siya sa lupa. Okay. Malalaking ugat na siya. Hopefully, kaya na niyang ano yun yung puno niya ng mga ugat niya. Kasi supposedly, parang litaw yan eh. Tingnan natin kung makakayanan. So, ang plano natin ay parang ganyan ang labas. Litaw lang siya. Litaw lang ang ano natin. Ang tanim natin. Okay? Parang ganyan lang ba? Lagyan natin ng lupa dyan. Litaw lang siya. Teka. Kailangan dalawang kamay ang gagamitin ko pagtatanim. Water-based lang, water-based. So, kasi parang matigas na yung mga ugat niya, transfer ko siya sa lupa dito sa pot na may lupa, pero parang ganun lang, hanggang dito lang naka-expose yung ano niya, yung mga ugat. So parang litaw lang siya, litaw, parang ganun.
kasi dapat maraming lupa. Lalo na dito sa likod. So, ang mangyayari, parang litaw lang siya. Ito, itong tela to, na to, ang protection yan sa shell niya para hindi ma, ano, kung maarawan, hindi madaling mabiya. Ang mangyayari, parang hindi sinadya pa na tao yung shell niya. No? Pagkunin na natin to, pwede natin pa-shine yung shell niya. Natayo ng varnish. Ganun. Ganun mangyayari. Yan. Diba? Okay, thank you. Ganyan na ang nangyayari. Nakalitaw na yung kokobon. Kulang lang sa cleaning. Pero after makarecover siya, kasi kaka-transfer lang natin sa lupa from water to soil. So baka mabaguhan, maninibago yung tanim natin. Hindi muna natin i-cleaning. Hayaan lang muna natin na makapag-adjust siya dyan sa lupa. Bye bye water. Dito na tayo sa lupa ngayon. Tapos parang nakalitaw yung shell ito. Tinanggal ko na yung tela. I-ano natin yan, i-gawing shiny yung shell niya. Ang next ko na ang part 2 sa kokobon na ito, yung floating kokobon natin. Ipapakita ko sa inyo yung shell niya, maganda na. Hopefully, next video. Okay. Okay, bye-bye.